The word of the Lord says, praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, His glory above the heavens. Hallelujah. So ito po ang Diyos na ating pong pupurihin at patuloy na pinupuri. Amen. 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 So if this God who is exalted over all the nations and His glory above the heavens, but He stoops down and looks down on us, nakikita niya yung needs natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon na yung mga poor, He can bring them up from the rugs and He can even give a home to the barren woman. Ayan, ano po ba yung mga pangangailangan natin today? Know that God can supply all our needs. Amen. 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 And as we give our praise sa Panginoon, surely, yung blessing din na mula sa Panginoon ay ibubuhos niya. Kaya po, tayong lahat ay tumayo and let's praise the Lord with our whole hearts, whole soul, and whole body. Sabi niyo mga, from my head, down to the tip of my toes, down to the tip of my fingers. I will praise the Lord. Amen. The Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Amen. And let's clap our hands to Him. That is keeping me alive.
keeping me alive. I can feel it in my hands. God is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Feel it in your shoulder. Feel it in my shoulder. That yes, is keeping me God, alive. Thank you for keeping me alive. For keeping me alive every day. Feel it in my shoulder. That is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Feel it in your hips now. I can feel it in my hips. God is keeping me alive. He's keeping me alive. He's keeping me alive. I can feel it in my hips. God is thank keeping you, Jesus. Me alive. Jesus is keeping me now alive. Now feel it on your knees. I can feel it in my knees. God is keeping me alive. Yes. He's keeping me alive. Woo-hoo! He's keeping me alive. I can feel it in my knees. God is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. I can feel it in my toes. I can feel it in my toes. God is keeping me alive. He's keeping me alive. He's keeping me alive. I can feel it in my toes. God is keeping me alive. Jesus is keeping feel me alive. Feel it in your bodies now. I can feel it in my body. God is keeping me alive. He's keeping me woo-hoo! Alive. He's keeping me alive. I can feel it in my amen. Body. God is keeping me alive. Jesus is keeping and it's me the alive. Holy Ghost and fire. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Yes, Jesus is keeping me it's alive. It's the Holy Ghost and fire. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. Thank you, Lord. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Jesus is keeping one me more alive. Time. It's the Holy Ghost. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Sing hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Everybody clap your hands. Hallelujah, 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 praise the Lord. Everybody sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sing hallelujah, 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 praise the Lord. One more time. With your loudest voice, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I will praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your spirit. Thank you, Lord, for your fire that keeps us alive and keeps us in giving praise. And honor and thanksgiving to you. Hallelujah, hallelujah. All glory, all honor belongs to you, God. Even our soul, our spirit, our bodies will give you praise, oh God, for you deserve it. Begin to worship the Lord today and know that whatever
needs you have today, God will surely meet it today. Just begin to prostrate yourself before the Lord today and begin to exalt Him and say, Lord, I know You are a good, good God. I know You are an omnipotent God, an all-powerful God, an omniscient God, an omnipresent God. And then, Lord, everything is possible for You. Everything is possible with You. And so today, Lord, I come before You with expectant heart, with excited heart, to lay down to You, Lord, these are all my needs, and these are my expectations. God, these are the things, oh God, that I want to lay down to Your feet today. And more than all these things, I want You. Say today, God, I want You. Oh God, I need You. God, I need You. Father, we are here. Your people coming down, bowing before You. With hearts, oh God, ready to receive. To us today, move upon every heart, move upon every life, as we express our need of You. God, we need more of You every day. Thank you.
Oh God, we worship you today. Take your place, oh God, in our midst. Send forth, oh God, your Spirit. Fill every heart. Fill every soul.
Oh God, take your place now. As we close our eyes today, just stay in the presence of God. Lord, touch our spirit. Breathe on us, O God. Breathe on us. We need you today, O Lord. As we stay in the presence of God this morning, ayahan mong malaman mo ang pangangailangan mo sa Panginoon. Cry out to God and tell Him of your needs. He will surely meet you today. For the Word of God says, two or three gathered in my name, I am in their midst. Tell Him your needs now. Today. Hayag sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Ang lahat ng aming mga naisip, mga nasabi o nagawa,
mga bagay, Panginoon, na amin pong nagawa ay hindi namin maitatago sa iyo. For our life is an open book before you, O God. And today, God, before we partake on the Lord's Supper, God, we're coming before you. May you forgive us, O God, of our sins. Kasalanan ng nagawa laban sa iyo at sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, sa araw po na ito, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo upang kaming lahat ay mapatawad at maging kaya-aya sa iyong harapan. And Lord, we are bringing you this life today, O God. Make this life worthy. Make this vessel, O God, worthy for your word and even for your Holy Spirit. Dinadala din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. That today, O God, as we partake on this Lord's Supper, may you heal us, O God, of every sickness and diseases na meron kami. At sa araw na ito, Panginoon, ang aming dalangin, kaming lahat ay gawin mong malaya upang magawa namin ang kalooban mo. And so, Lord, as we partake on this Lord's Supper today, may you bless, O God, even the bread that symbolizes your body, the wine that symbolizes your blood. May you bless each one of us, O God, as we partake on this Lord's Supper. And may the finished work of our Lord Jesus Christ in the cross will manifest, O God, in our lives. So that, O God, sa amin pong mga buhay, ikaw lamang ang mapapapurihan. For I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kanin at tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Lord, we thank you for God, by your stripes we've been healed, and that by your blood, O God, we've been washed. So that, God, in this life, no more condemnation. But, O Lord, you have given us even that release, so that, O God, each one of us ay makapaglingkod sa iyo ng malaya, ng mapapurihan ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, ipinagkakaloob ang buhay na ito, Panginoon. Gamitin mo kami ayon sa nais mong pagkagagamit ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you, claiming, O God, even for the finished work of our Lord Jesus in the cross. God, thank you. And we declare, O God, your lordship in our lives. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi na, Amen. You may be seated, please. Hallelujah. Magandang umaga muli, mga kapatid. Ayan. Okay, so bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong i-welcome kung meron man pong bago, ngayon lang po umattend. May I request you to please stand para po ma-acknowledge. Meron po ba? Ayan. Kung wala, ay pwede po bang ngitian po natin yung ating mga katabi. And let us greet them. Sabihin po natin, "I'm glad that you are here." Hallelujah. It's good to see each other's face again. At nagagalak po kami na makasama muli kayo sa pagpupuri sa atin pong Panginoon. Amen. Okay.
Okay, so let us continue to worship God through the giving of our tithes and offerings unto the Lord. I-prepare po natin yung ating pong kaloob sa Panginoon, for this is the command of God that we have to give our whole tithe into the storehouse, that there will be food in the house of God. Amen. Okay, so bago po tayo magbigay, ay manalangin po tayo. Father God, we just want to give you the highest praise, Lord, for you deserve, O Lord God, all these things. At Panginoon, maraming salamat sa araw na ito that we are here again, Lord God, to praise you and to worship you, O Lord. At Panginoon, we are also here, Father God, to thank you sa lahat ng mga ginawa mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay, for all the miracles, for all the blessings, maging Panginoon sa pag-sustain mo sa amin pong mga finances, sa amin pong mga health. God, we just thank you for giving us, oh Lord God, good health and a good family. And so, Lord God, may you accept our offering, oh Lord God, as a sweet aroma unto you, oh Lord. We thank you, and to you we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Okay, so gusto ko lamang pong invite ang bawat isa na patuloy po tayong magbasa ng salita po ng ating pong Panginoon. At meron po tayong morning devotion. Meron po tayong binabasa na one chapter a day. At nasa libro po tayo ng Hebrews ngayon. Amen. Okay, so it's good na masundan po natin yung pag-aaral po natin ng salita po ng Panginoon. And then another announcement ay ito na po yung last Sunday bago po ang atin pong family camp. Amen. Sino pong excited? Woo! Amen. I know na meron pong magandang gagawin ng Panginoon sa atin pong mga pamilya sa kampo na ito. At inanyayahan ko, mamaya after po ng atin pong gawain, ay pwede po bang may maiwan na representative po ng family para po sa mga iba pang mga instruction. At ngayon po kasi ay kailangan po nating i-confirm yung exact na bilang sa atin pong magki-cater para po pagdating po natin doon ng Thursday ay naka-ready na po yung atin pong lunch. Okay, and then maging din po sa mga magko-commute ay kailangang ma-identify na po ngayon, dahil bukas po ay maghahanap na po tayo ng masasakyan. Okay, para alam po natin kung ilang bus o bus ba, kung ilang van ang atin pong i-hire. Okay. At more announcement po mamaya. Huwag pong mawawala. Dapat meron pong representative po mamaya para po sa mga mas detailed pa na instruction po natin. Amen? Okay, so let us now prepare our hearts sa pakikinig po ng salita po ng Panginoon, and let us now welcome our preacher for today, Pastor Danny Malapitan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God is good. Last week, ako po yung naka-schedule na magturo, pero hindi ho niloob ng Panginoon dahil sa ilang mga bagay ho na hindi ho magandang nangyayari. But anyway, today, let's go to the Word of God. Let's open our Bibles, please, in the book of Mark, chapter 10. And let's read verses 46 hanggang po sa verse 52. Mark, chapter 10, beginning verse 46 hanggang po sa verse 52. Praise God. Okay, basahin nga po natin. Sabi po ng banal na kasulatan, then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout,
Jesus, Son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. Can we read that answer? The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po ay manalangin, Lord, may you bless your word today. And I pray, O God, that your word will testify of your goodness. And may your spirit, O God, move in our midst. Release, O God, that very power from your throne so that as we study your word today, O God, may your name be glorified and that your word, Panginoon, na iyo pong dinadala sa amin sa araw na ito will accomplish great things, O God, to us that will receive it. To you we entrust, Panginoon, ang gawain na ito hanggang sa matapos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang istorya po ay nangyari sa Jericho. Sabi po ng Bible, nung si Jesus ay nasa lupa pa lamang at siya ho ay gumagawa ng kanyang earthly ministry, he was at Jericho. At nung natapos na yung kanila pong ministry doon, pauwi na po dapat siya, meron po silang nadaanan na beggar o isang taong bulag at wala pong magawa sa buhay kundi po ang manghingi ng tulong, manghingi ng habag at awa sa mga tao. At nung narinig po nung lalaking bulag na si Jesus ang dumarating, siya ho ay sumigaw, tinawag ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. And you know, brothers and sisters, in this story, makita po natin kung paano tinanggap nung lalaki ang kanya pong kagalingan. Paano po niya tinanggap yung kanyang sight samantalang ang lalaking ito ay wala na pong pag-asa. Ilang panahon mula pagkabata ay wala ho siyang ginawa sa buhay niya kundi po ang tanggapin ang katotohanan na siya ay isang bulag. At gaano po kahirap kaya sa buhay po ng tao na wala po tayong magawa kundi ang umasa sa habag at biyaya na lamang ng tao dahil wala tayong magawa. And you know, brothers and sisters, in this story, gusto ko po lamang pagbubulay-bulayan natin sa araw po na ito kung paano niya tinanggap ang kanya pong kagalingan. Marami pong mga tanong sa mga tao ngayon, kapag tayo po ay may sakit o tayo po ay nagkakaroon ng problema sa kalusugan o meron po tayo mga pinagdadaanan, ilan ba talaga sa atin ang merong pananampalataya na siya ay gagaling? Madali po kasi sabihin sa tao o madali pong sabihin ng tao, may habag ang Panginoon, pagagalingin niya ako. Pero sa likod ng isip po natin, nasa isipan po ng taong may sakit, gagaling kaya ako? Madalas ganyan ho ang tao, amen? Kapag tayo po may problema, matatapos lang din to.
Pero mamaya, pag wala na po yung kausap natin, nagmumukmuk po tayo, sinisira natin buhay natin. May kausap pa rin po ba ako? Okay lang ako. Pero mamaya, makita mo po yung kanyang Facebook, punong-puno ng sama ng loob at galit at kawalan ng pananampalataya. Kaya gusto ko pang i-review ninyo yung mga Facebook po ninyo. Alam niyo kung bakit? Nakikita ho doon yung mga mukha natin, hindi lamang yung physical na mukha natin, pati po yung mukha ng pananampalataya natin ay nakikita po doon. And you know, brothers and sisters, today, sa mga panahon po natin ngayon, ay napakarami pong mga nangyayari, problema sa buhay, sakit sa kalusugan, sakit sa damdamin, sakit sa bulsa. Sabi mo nga sa katabi mo, ang daming may sakit. May arthritis, kasama doon yung bulsitis, yung sakit sa bulsa. Hallelujah. Pero sabi mo nga sa katabi mo ngayong araw na ito, sabi mo sa kanya, lalaya ka. Can I hear amen? And oftentimes in our mind, kapag tayo po ay dumadaan sa mga ganito pong pagsubok, alam niyo po ba na pati ang demonyo ay dinadalaw ka din? Every time God wants to do something, alam niyo po ba ang kaaway, nandun din po yung asungot para po i-discourage ka, para po i-twist yung isip mo, i-twist yung salita ng Panginoon na dapat mong sampalatayanan sana dahil ang gusto po niya, tayo, hindi tayo mabuhay ng masaya. It is God's perfect will for His people to experience healing, but the devil hates na tayo po ay gumaling. Dahil ang gusto po ng kaaway, maging crippled po tayo, maging abnormal ang buhay natin upang hindi po mapapurihan ang Panginoon sa buhay po nito. Are you getting my point? So every time God wants to do something special in our lives, the devil is also there para po sirain yung atin pong concentration, yung focus natin sa Panginoon dahil gusto po ng kaaway, maghirap po tayo, mamatay tayo, sirain ang buhay natin. According to John chapter 10 verse 10, the devil comes but to steal, to kill and to destroy. And that oftentimes kapag tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong problema sa buhay, ang hirap para po sa tao na ibalik ang atin pong focus sa Panginoon. Because oftentimes we focus on our pain, we focus on our situation, rather than focusing on our God na siya pong makagagawa ng mga miracles in our lives so that all of us will break through. And oftentimes, may mga ilang tanong na bumabalik sa atin kapag tayo po may sakit, kapag tayo po ay may problema, kapag tayo po ay dumaraan sa matinding pagsubok, may mga tanong na ganito. Pagagalingin kaya ako ng Panginoon? Kaya niya ba akong pagalingin? Stage 4 cancer, tinanggihan na ng doktor. Lahat na yata ng simptoma na sabi ni Google ay nasa atin. Sapagkat alam niyo po ba, ang pinaka-best na doktor ngayon na pinupuntahan ng tao ay si Dr. Google. Last week ako ho ay nagkaroon ng konting problema sa kalusugan. At
may mga pamangkin na mga doktor. Pero ang unang pinagtatanungan ay si Google. Ano yung simptoma, ano yung nakikita? At ilan po kami sa bahay, lahat kami may cellphone, lahat may karapatan na magtanong kay Google. At isipin po ninyo kung lahat ng sasabihin ng mga kasambahay, mahal sa buhay, na galing kay Google ay sasabihin sa iyo. Hindi ko alam kung aling gamot ang iinumin mo. And the devil is so happy kapag nakikita po na tayo ay natataranta at ang tanong sa iyo ay ganito. Can God heal you? Can Jesus heal us? And another question is, will God heal you? Nung ako po ay nakahiga sa bed, the same question ang tinatanong ko sa sarili ko. Lord, pagagalingin mo pa ako? And I made some reasoning sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang dami ko pang mga dapat gawin. Gusto ko pang makita yung apo ko. Sabi ko, Lord, magpapagawa pa kami ng church. At ang dami ko pong mga dahilan na sinasabi sa Panginoon, Lord, pagagalingin mo ako sapagkat ang dami ko pang gagawin. But the devil keep on telling me, you know, ito na yung katapusan mo. Mamamatay ka na. But praise God for the word of God. Purihin ang Panginoon kapag tayo po ay may background po tayo sa mga promises ng Panginoon. You know the promises of God. And you will speak the word of God. Alam niyo po mga kapatid, matatanggap po natin ang kagalingan natin. Do you believe that God wants to heal you? Pwede bang sabihin natin, pagagalingin ako ng Panginoon? At kapag ang kaaway tinanong ka, will God heal you? Kinakailangang meron kang sagot, bakit ako pagagalingin ng Panginoon? Isipin nyo nga ho, tayo yung nakaratay sa banig ng karamdaman. Katulad po nung si Bartimaeus, siya ho ay nakasalampak sa isang gilid sa matagal ng panahon. Wala ng pag-asa. Kinakawaan na lamang binibigyan ng pagkain, binibigyan ng inumin. Ilang panahon, ilang taon na ganyan ang kanyang buhay. Di ho kaya pumasok sa kanyang isip, talagang hindi na ako gagaling, talagang hindi na ako makakakita. And you know, the devil keeps on repeating in our mind, in our spirit, na yan na po ang kalagayan ng buhay natin. At pag tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagtagpo sa Panginoon, at katulad po ni Bartimaeus, tayo po kaya ay pagagalingin ng Panginoon? Okay. Baliktarin nga ho natin. Ilagay nga po natin yung sarili natin sa sapatos o sa kalagayan ng atin pong Panginoon. Kunwari ikaw yung Panginoon. Merong kapitbahay ka na may sakit. Ilan ho dito may kapitbahay, taas ang kamay. Kilala nyo po ba lahat ng kapitbahay nyo? Ha? Iba-iba pangalan nila, di ba? Iba-iba itsura nila, iba-iba yung performance nila, iba-iba po yung ginagawa nila sa'yo. Ngayon,
Yung kapitbahay mong, walang ginawa araw-araw kundi po uminom, at pag nakainom, sinisigaw-sigawan ka, binabato yung bahay mo, kinukuha niya yung mga manok mo, tapos pinupulutan pa, di ka man lang bigyan. Pagkatapos biglang nagkasakit, at meron na pong taning, ito po tanong, kung ikaw si Jesus, pagagalingin mo pa ba yung kapitbahay mo? O yung totoo? Sige nga. Pagagalingin mo pa ba siya? Sabi ng iba, depende. Hallelujah. Po, parang ganito ho yan. Pag tayo po'y bumili ng isang appliance, o bumili po tayo ng appliances, yung appliances na po na yan ay napakamahal. Pero alam nyo, nagkaroon po siya ng trouble. Nasira, nasunog marahil, nagkaroon ng short circuit sa loob, at nasira. Hindi mo na ngayon magamit. Ang tanong, ipapagawa mo pa ba siya? Alam niyo kapatid, ganun ho ang tanong sa atin. Pag ako may sakit, pagagalingin pa ba ako ng Panginoon? Dahil pag gumaling ako, ano pa kaya gagawin ko sa buhay ko? Now, brothers and sisters, today, gusto ko pong sabihin sa ating lahat. In Exodus chapter 15, verse 26, sabi po ng Panginoon, the promise of God is, He is our God that heals us. Can I hear amen? We have a God that heals. Whether you believe it or not, our God, it is He that heals us, for He is our Jehovah Rapha. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling at gusto niya na pagalingin ka. Alam niyo ba kung bakit? Para po gawin natin yung dapat nating gawin, ang magpuri at maglingkod sa Diyos. And so give God reason kung bakit tatanggap ka ng kagalingan. In Psalm 103, verse 2 to 3, ang sabi po na banal na kasalatan, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano ho yung benefits na sinasabi dito? He forgives us of all our sins, and He will heal us of our diseases. And that our soul needs to praise the Lord. Kinakailangang magpuri ang ating kaluluwa sa Panginoon. In Psalm 147, verse 3, ang sabi po ng Bible, Psalm 147, verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Not only our physical bodies ang concern ng Panginoon, but even our broken hearts, yung damdamin natin, yung inner man po natin, kalooban ng Panginoon na pagalingin ito. Marami pong mga tao wala pong sakit physically. But in their hearts, in their emotions, in their mind, sila ho ay merong sakit.
And it is still God's perfect will na ang lahat ng tao na kanyang ginawa ay tumanggap ng kagalingan. Our original being is perfect because we are created in the image of God. Can I hear a man? Sabi mo nga sa katabi mo, perfect ang image mo. Hindi dahil maganda ka? O hindi dahil tall, dark, and handsome ka? But we need to accept the truth that we are created in the image of God and that He is perfect. Meron tayong tamang kalusugan, meron tayong tamang pag-iisip, may tamang damdamin, yun ho yung perfect na pagkatao natin. Now, dumating ang kasalanan sa tao, at nung nagkasala po tayo, tayo ay nawalay sa Panginoon, dun ho nagkaroon ng pagkakataon na ang perfect image na ibinigay ng Diyos sa atin ay nawala. Kaya nga po ang tao nagkaroon ng sakit at karamdaman. Kaya nga po ang tao nagkaroon ng dungis ang kanyang puso, nagkasala at nagkamali po tayo. Na maging sa ating mga pag-iisip, yung dapat pong isip natin na pagkakalikha ng Diyos sa atin, katulad ng isip ng Panginoon. Pero bakit ang isip ay napopollute sa araw po nito? It's all because of the consequences ng kasalanan ng ginawa ng tao. But you know, brothers and sisters, it is God's perfect will na tayo pong lahat ay gagaling sa lahat ng mga problemang ito. Can I hear amen? Now, in this story, napakahalaga po na makita natin yung sinasabi po ng banal na kasulatan. In Mark chapter 10, pwede po ba natin ulit balikan? Verse 46, then they came to Jericho as Jesus and His disciples together with a large crowd. They're leaving. Tapos na ang kanila pong trabaho. Tapos na yung kanilang ministry. Paalis na po sila. At alam nyo, kapatid, kaibigan, ang daming mga pinagaling ng Panginoon sa Jericho nung panahon na yan. But the beggar, Bartimaeus, ay hindi po nakarating doon po sa program o doon po sa kung saan nagkaroon ng ministry ang Panginoon dahil siya po ay bulag. Ngayon ay aalis na ang Panginoon. Wala nang pagkakataon na siya ay makalapit sapagkat tapos na ang ministry. Pero, alam niyo kapatid, nung ang Panginoon kasama ng kanyang mga disciples and the large crowd ay papaalis na, narinig po ito ni Bartimaeus na ang dadaan ay ang Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos. And so he started shouting, verse 47. Ano po sabi po ng Bible? And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout. Sabi nga po natin, he began to shout. Ano yung kanyang sigaw? Jesus, Son of David, have mercy on me. For how many years marahil na naghihirap, naghihintay ang isang taong Bartimaeus, papano magbabago ang kanyang sitwasyon? Pero nabigo po siya. Kaya nung pong may dumaan na Mesaya, alam po niya sa kanyang isip sapagkat siya po'y ipinanganak sa Israel, alam niyang may darating na Mesaya. He knows it. At alam niyo po kapatid, nung siya po ay sumigaw, nung malaman niyang si Jesus ay darating, have mercy on me. Alam, papasok sa isipan natin. Sapagkat ang taong ito, mukhang kinapos na tumanggap
ng mercy na nagmumula sa tao. Sabihin nga po natin, mercy. Say it again, mercy. Meron po akong kaibigan. Magkasama po kaming kumakain sa isang sa Jollibee nung araw. At doon po sa Jollibee ay may mga batang humihingi ng pera. So sabi po nung kaibigan ko, Pastor, kapag may ganyan, ano ang gagawin? Sa dami po ng mga taong nakasama ko sa buhay, siya lang ang nagtanong sa akin ng ganon. Hindi po ako umiimik sapagkat nasyak po ako sa kanyang tanong. Pero siya, no, may naglalaro po sa isipan kong sagot at madalas, ito din po yung aking ginagawa. Ang magbigay ka ng pera. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, pag binigyan mo ng 5 piso yan, ibibili niya lang ng sigarilyo. Idadaan niya na lang sa sigarilyo yung kanyang gutom. Kaya kung magbibigay rin lang naman tayo sa mga taong katulad niyan, siguraduhin natin na yung ibigay natin e kayang ibili nung dapat niyang bilhin. Eh siyempre, tao tayo, magaling tayo magrason. Kunam ata adu kwartam. Pero kung iisipin mo pong mabuti, ilan talaga ang nakaunawa sa sitwasyon ng mga humihingi ng tulong? Naintindihan niyo po ba ako? Kaya nung siya po ay nagsumigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me! Dahil sa totoo lang, ang mga taong katulad nila ay nabigo na tumanggap ng mercy. Marami pong mga may sakit. Pero lumalapit po sila sa atin. Anong reaction ng mga believers kapag may sakit? Sige, kapsa, papigsaan, pakinakam mo. Aglaing katulad ta. Darating yung panahon, gagaling ka din. Alam nyo, akala ho natin, mercy yun eh. Pero sa natural na tao, tama lang naman yung ginawa mo. Pero sa taong may pananampalataya, di ba dapat ganito? And them that believes, this sign shall follow. In my name, they will cast out demons. They will lay their hands on the sick, and the sick will recover. Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi nila kailangan ng sasabihin mo, oh, aglaing katumet lang no dumanon. You're not giving mercy. But as a child of God, binigyan tayo ng kapangyarihan to rebuke, to cast out, to lay our hands on the sick. Nang katulad ng sinabi ng apostle, silver and gold I do not have, but in the name of Jesus, rise up and walk. Can I hear amen? At alam niyo po, sa mga panahon na ito, namatay na ang ministry na katulad nito. But you know, sa labas, ang dami pong mga taong sumisigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang dami po nila.
Pero gusto ko pong bigyan natin ng pansin, yung bulag nung sinasabi po niya ito. Alam niyang meron siyang sakit, alam niyang meron siyang pangangailangan. Marami po sa atin, may mga sakit, meron din pong pangangailangan. Sinasabi natin, gagaling ako. May habag at may biyaya ang Panginoon. Pero alam niyo kapatid, yung sinasabi po nating pananampalataya ay kinakailangang meron pong makita ang Diyos na pananampalataya sa atin. There must be that what we call expression of our faith. And that is point number one in your notes. Meron po dapang expression na mailabas po tayo to say to God that we believe and we have faith na tayo po ay gagaling. You know, Bartimaeus, nung siya po ay dumaan po si Jesus sa kanya, he really believes that Jesus can help. Hindi lamang dahil taga-Israel po siya. Alam niyo po ba na yung mga bulag ay very, very sensitive ang kanilang pong pandinig. Meron po akong alagang bulag nung araw, pianista po namin sa church. Believe po ako sa kanya, dahil nanonood po siya ng ABS-CBN, lahat ng drama, pati yung mga artista, memorize niya ang mga pangalan nila. Alam niya kung sino yung nagsasalita. And then one early morning, ako po ay dumating from Manila. Nakabukas po yung aming gate. Dahan-dahan kong binuksan. Pumasok po ako. Nakita ko po kasi si Ato nandun sa sala at nakaupo. Alam ko nagpe-pray po siya. So dahan-dahan ko pong binuksan yung pintuan at pagkatapos pumasok po ako, sabi niya, Pastor, kailan ka dumating? Sabi ko, pinagluluko yata ako ng taon ito. Bakit? Sabi ko, to, ba't mo alam na nandito ako? Hindi kasi, Pastor, naamoy ko, amoy bas eh. Inamoy ko po yung sarili ko. Hindi ko, wala akong maamoy na amoy bas. Pero siya na bulag, very sensitive. At alam mo ninyo, doon po ako na nagkaroon ng understanding na you know, yung mga bulag eh, wala man po silang mga mata, pero may mga senses silang very active para po alam ko ano yung katotohanan. Kaya alam ko si Bartimaeus, malayo pa lang si Jesus, alam niyang parating siya. Okay? Siguro marahil dahil pinag-uusapan ng mga tao, sasabihin ng mga crowd na, oh, galing, no? Isipin mo yung pinagaling ni Jesus, isipin mo yung sinapian ng masamang espiritu ay gumaling. Marahil may mga naririnig siyang ganyan, kaya po na-develop sa kanya yung faith. For what the Bible says, faith comes by hearing. Can I hear amen? Habang naririnig at naririnig po natin ang salita ng Panginoon at lahat ng mga bagay tungkol sa Panginoon, na-develop po yung faith natin. So sabi mo nga sa katabi mo, sana na-develop yung faith mo sa mga naririnig mo ngayon. Amen. And so, as soon na narinig po niya that Jesus is coming, he started shouting, Son of David, have mercy on me. At alam niyo po mga kapatid, hindi lamang minsan siyang sumigaw, nagpatuloy po siyang sumigaw at sinasabing, Son of David, have mercy on me. Ito po ngayon ang tanong. Ilan ho sa atin ang may problema sa kalusugan? Meron po ba tayong, na-diagnose po ba tayo ng problema sa health natin? High blood. Meron po bang high blood sa atin? Wala? May anemic? Sige, gusto ko makita yung mga kamay ninyo. I-identify po natin. Maging kayong lahat na nanonood ngayon online. Maybe some of you are diagnosed for cancer. Or whatever sickness and diseases, any abnormality in your health. Kung hindi man ikaw, maybe some of your family members are sick.
But today, I want to tell you, it is God's perfect will for all of us to receive our healing. Can I hear amen? Can I hear amen? At yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, dahil gusto niya na tayo ay gumaling. Ngayon, anong faith, papano mo ipakita sa Panginoon na ikaw gusto mong tumanggap ng kagalingan ngayon? Papano mo ipakita sa Diyos na meron ka pananampalataya na gagaling ka ngayon? Last Saturday, kami, si Lloyd, tsaka yung aking manugang, si Phil, nagsiset up po kami ng tent dahil gusto na po naming i-dispose yung mga tents na tinanggap po natin from Hong Kong. Sa sobrang init po siguro, hindi ko po namalayan na nagkakaroon pala ako ng problema. Biglang nagkaroon ako ng feeling na para ako nagsisrink, na alam niyan, nawawalan na po ako ng ulirat, and halos mag-collapse po ako. Pero never in my life na naranasan ko yung mag-collapse, dahil I see to it na kapag dumarating po yung ganong situation ay may iuwi ko muna yung sarili ko, o kaya madala ko muna yung sarili ko sa hospital. Ilang beses ko na pong ginawa yan, yung inaatake po ako ng high blood, ay kinakailang itakbo ko yung sarili ko. Sumunod na lang yung mga bantay. And I'm so blessed dahil, you know, hindi po ako nag-collapse doon sa malayo pa sa bahay. So it takes how many steps para po ako makapasok sa bahay. So pagdating ko po sa loob ng bahay, sabi ko kay Ruth, tutukan mo ko electric pan, so some alalay, minum po ako na agad ng aking gamot before I rest. But supposed to be last Sunday, ito pong topic na ito ang ituturo ko. Alam nyo, pati yung pagtuturo ng tungkol sa kagalingan, ayaw ng kaaway. And I believe in my heart, it is but right to deliver the message. Dapat last week pa. Isipin nyo, ako pa inatake niya. So ako po ay nag-slow down for how many days? Tapos every time na ako po ilalabas, ang sasabihin sa akin ni Claire, papanamanin. Tapos mag-second motion naman si Chris, nalaing manin. Hanggang kanina, eh kasi the other day, nagwalis-walis na naman po ako sa labas. Ang dami ko mga activities na ginagawa. So sabi po ni Claire, dayta manin. Eh alam mo, pag asawa mo nagsasabi po ng ganyan, medyo, nga no, baka no mabalo iso na. Asawain da. Hanggang kanina, nung kami po ay kakain, alam mo yung mga sasabihin nila, magaling na naman si daddy, parang may kantsaw na. So sinagot ko na po sila, ano bang gusto nyo? Yung makita niya akong mukhang may sakit? Gusto nyo ba ako makitang nasa gilid? Parang ganun po kasi, of course, I know na mahal nila ako, they care for me, at ayaw po nila akong mawala marahil sa buhay nila. Ganun ba yan? Lalo po kahapon, maghapon po ako sa labas. And, you know, I know they're worrying. But you know, mami, sa inyong lahat, ine-exercise ko lamang yung faith na meron po tayo. Dahil nung Saturday, nung halos ako ay
mamatay. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, huwag naman akong mamatay kasi ang dami ko pang gagawin. So 2 days after na naka-recover po ako, agad akong tumayo, nag-drive ng walang kasama, ipinakita ko sa Panginoon, Lord, pumunta po ako doon sa property natin sa Bagay. Tumayo po ako doon sa dapat pagawa, paggagawa natin ng simbahan. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi pa ako dapat mamatay sapagkat meron pa akong gagawin para sa iyong gawain. So pinicture-picture ko po yun just to send to my loved ones na nandun po ako. And purihin ang Panginoon, wala naman po akong tinanggap na anya kukwa imdita. Awan pa'y metipayong mo. Sabi mo nga sa katabi mo, you need to exercise your faith. May mga taong may sakit kung minsan gusto nating makita yung kanila pong exercise ng faith pero wala tayong makita. Dalawa lang ho ibig sabihin yan. Ayaw nilang i-exercise yung faith nila o talagang wala silang faith. At para magkaroon ka nito, kinakailangan mo bigyan ng rason ng Panginoon bakit pagagalingin ako ng Diyos. And so the man, Bartimaeus, nung tinanggap niya yung faith na ito, meron po siyang expression na nilabas. Siya po ay nagsisigaw, Son of David, have mercy on me! Son of David, have mercy on me! Can I hear amen? Dahil kung meron kang mananampalataya, meron kang gusto, hindi po pwedeng wala kang ilabas na signal. Meron kang dapat ipakita. Ilan sa atin dito ang nagkaroon ng gusto? Gusto sa tao, gusto ng halo-halo. Di ba ngayong tag-init, gusto mo ma-refresh? Kahit napaka-init, magsusumbrero ka, magpapayong ka, kalsada, maghanap ka talaga ng halo-halo. Alam mo ang tawag dyan, ine-exercise mo yung feeling mo, yung kagustuhan mo na ma-fulfill yung iyong pangarap. Same is true with our desire to receive healing from the Lord. We need to exercise that faith na meron po tayo. And point number 2 in this topic, nung yung lalaki, yung blind man ay nagsisigaw, ano pa sabi po ng Bible? Verse 48. Read it aloud. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Ngayon ay makita po natin bakit niya sinabing, Son of David, have mercy on me. Ano ba kung bakit? Ang daming mga tao, kapitbahay niya, mga kababayan niya, mismo marahil ang mga nagmamahal sa kanya, mukhang hindi po siya nabigyan ng mercy sapagkat hindi po nila alam kung paano gawin ito. And so the more Bartimaeus shouted, Son of David, have mercy on me. The more that he became persistent sa kanya pong pananampalataya. Tanong, ano ba yung klase ng pananampalataya meron tayo? Tanungin po natin sarili natin, anong pananampalataya na meron tayo? But the blind man
Nung siya po'y pinipigilan, mas lalo nga inkarkaro natin agpokpokaw, Son of David, have mercy on me. Very persistent. Ito po yung klase ng pananampalataya na meron siya. Pero nung ine-exercise po niya, yung kanyang persistent faith, ano po sinabi ng crowd? Quiet! Talna ka man! Hanggang ka magulo! Alam niyo ba kung bakit? The crowd, kalyado po ang puso nila, ang isip nila sa pangangailangan ni Bartimaeus. For every day, nakikita nila si Bartimaeus, nakaupo, nakasalampak, na humihingi lamang ng barya. Kaya nga po para sa mga tao doon, natural na sa buhay ni Bartimaeus yan. Tanggapin na natin na ganyan na siya. Can I hear amen? Tanggapin na lang natin na ganyan siya. Kapatid, kaibigan, alam mo, may temptation po sa atin. Kapag meron po tayo mga family member na may sakit, lalong-lalo na kapag tinaningan na ng doktor, pati tayo na mananampalataya, tinataningan na rin natin yung atin pong mga mahal sa buhay. Nakukunyo po ba yung ibig ko sabihin? Kapag meron po tayong family member na may sakit, at sabing stage 4 cancer na yan, bigay nyo na lahat. Sapagkat wala na siyang pag-asa. Pati tayo ng mga mananampalataya, nakukumbinsi tayo na wala na po siyang pag-asa. So ano pong gagawin natin? Tanggapin na lang ang totoo. Ang hintayin na siya ho ay umuwi sa Panginoon. Pero nakalimutan po ba natin na tayo ay binigyan ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo kasama ng demonyo ng kamatayan? Can I hear amen? Can I hear amen? Nakalimutan po ba natin na tayo man ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos that when we lay our hands on the sick will recover? Hindi niya po sinabi yung sickness doon. Pero kahit pa sakit na magdadala ng kamatayan, ipapatong mo ang iyong kamay sa Kanya at siya po ay gagaling. Can I hear amen? Eh ganito po kasi tayo eh. Eh, Pastor, paano ko mamatay? Baka pagtawanan ako. Eh, paano ko namatay? Eh, hindi mo na problema yon. Amen? Dapat tanggapin mo, Kristiyano, nakikinig ka ba ngayong araw na to? Kahit kayong lahat na nanonood sa inyo pong cell phones today, in your home, kung nakikinig ka, hindi ikaw ang nagpapagaling. Ang utos lamang ng Panginoon sa iyo, ipatong mo ang iyong kamay. Sabi mo nga sa katabi mo, ipatong mo lang yung kamay mo. O, magpaalam nga po kayo sa katabi ninyo, pwede bang ipatong ninyo yung kamay ninyo sa kanya? O, napagod po ba kayo? Pinagpawisan po ba kayo? Ha? Ang sabi po ng Bible, ipatong mo lamang iyong kamay sa may sakit. Trabaho na ng Panginoon ang magpagaling. Can I hear amen? Huwag nating baliktarin ang pagkakataon, hindi si Jesus ang magpapatong ng kanyang kamay at ikaw ang papagaling. Exercise of faith. Are you with me? And so today, the Bible says, ano sabi po ng Bible? Yung marami sa crowd, kasama ni Jesus, His disciples, and even those people who witnessed the miracles na ginawa ng Panginoon sa Jericho. Nakita nila yung miracles. Nakita nila yung signs and wonders. Pero tapos na po kasi yung programa eh. Uwian na. Pero merong isang nangangailangan ng kagalingan. Hindi ba siya kasali? Hindi ba siya dapat bigyan ng pansin? Hindi ba siya dapat tumanggap ng kanyang kagalingan?
Alam niyo po ba yung crowd dyan? Kasama mga disciples ni Jesus. They themselves ay wala po silang feeling na ibigay yung mercy na dapat ay ibigay dun sa bulag. But praise the Lord, meron pong magandang nangyari. After verse 48, that the people rebuked him and told him to be quiet, but the more Bartimaeus shouted, "Son of David, have mercy on me." Ano pong ginawa ng Panginoon sa verse 49? Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man. Yung mga disciples na nagsabi, "Uy, tumimik ka." Nung tumigil na si Jesus sa paglalakad, sabi niya, "Ay, tawagin niyo nga rito yan." Ano ang sabi ng mga disciples? "Cheer up." Sa Tagalog, ganito, "Saya mo, ha?" "Cheer up! On your feet! He's calling you! Tumayo ka! Tinatawag ka niya!" Verse 50. Ano ginawa po nung bulag? Throwing his cloak aside, tinapon niya po yung kanyang balabal at siya ho'y tumayo nang meron pong excitement and came to Jesus. Lumapit siya sa Panginoong Jesus. Nakatingin yung mga asungot ng mga disciples ni Jesus na nagsasabi, "Uy, tumigil ka!" Ano pa sabi ng verse 51? Eto na po ngayon. "What do you want?" And the blind man said, "Rabbi, I want to see." "Rabbi, I want to see." Ngayon, gawin nga po nating personal ang tanong. Kung ngayon ay tatanungin ka ng Panginoon, "What do you want?" Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? But ask yourself, ano gusto ko? Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" Ano ang gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Alam niyo, nung binabasa ko pong text na ito, ang dami ko pong naisip na mga pangalan ng tao. Sabi ko sa kanya, "Lord, pagalingin mo ako. Pag pinagaling mo ako, Panginoon, mag-uumpisa akong mag-pray ng mga may sakit. I will pray every day for those people who are sick." And so I started sending message sa mga taong alam kong merong problema sa kalusugan, and I started praying for them. And I made a promise sa Panginoon that in our church, we will start doing this ministry every month to pray for the sick. Can I hear amen? Every day, we will do this ministry praying for the sick. Ano ang sabi ng verse 52? Can we read it aloud? "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Basahin nga po natin ulit. "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he followed Jesus along the road. Can we read it again? "Go," said Jesus, "your faith has healed you."
Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Sino ang nagpagaling sa bulag? Hindi po sinabi ni Jesus, "Go! I have healed you." Ganun po ba sinabi niya? Ganun po ba sinabi ng Panginoon? Humayo ka! Pinagaling na kita! Hindi ganun eh. Ang salita po ng Panginoon, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. May sakit ako ngayon. Jesus, have mercy on me. Pangako na ng Panginoon yan. I am the God that heals you. Nilagay na ng Panginoon ang kagalingan sa atin noon pa man. Alam niyo ko bakit? Araw-araw, kumakain tayo ng pagkain, umiinom tayo ng tubig. Ang sabi pa ng Panginoon, I will bless your food. And that food will heal us. Sabi nung iba, noon yun, pastor. Pero yung food ngayon, poison. Remember, nung tayo po'y nanalangin sa pagkain, binless ng Panginoon ang pagkain natin. Whether you believe it or not, when we eat and drink, and we do this in the glory of God, everything we eat, everything we drink, gagamitin ng Panginoon to heal us. Idagdag mo pa yung sinasabi ng banal na kasulatan, by His stripes we've been healed. Tapos na ang kagalingan. Tapos na ang operasyon. So sabihin mo nga sa katabi mo, pinagaling ka na ng Panginoon. That's why we keep on telling we've been healed 2,000 years ago. Tapos na yon. Nung sumigaw si Jesus nung unang Biyernes Santo, sinabi niya, it is finished, kasama po yung kagalingan natin doon. Gumaling na tayo dahil sa ginawa ni Jesus. Eh pastor, bakit kami may sakit ngayon? Bakit kami may problema ngayon? Bakit si Bartimeus bulag? Pero bakit siya tumanggap ng kagalingan? Ito po sagot dyan. Go, Jesus said, your faith has healed you. Now, do you want to receive your healing today? Your faith will heal you. Tuwang-tuwa po tayo pag nakikita po tayo ng mga miracles sa TV. Pag binubuksan po natin yung YouTube natin, ang dami po nating mga nakikitang mga miracles. They are all received. Many of them received their healing. Pero pagdating na po sa atin, meron po tayong problema. Nakuha niyo po ba yung punto ko? We believe that Jesus can heal para sa iba. Pero kapag tayo na po yung nakataya, parang ang hirap po nating sampalatayanan. But today, if you really want to receive your healing, make it personal. Your faith will heal you. Kaya nga po nilagay natin sa title ng atin pong topic, ano ho nilagay natin dyan? Receiving healing involves faith. Now, after having the faith, there must be expression of faith. Kinakailangang maglabas ka ng expression ng pananampalataya mo. Nung tayo po ay nag-umpisa sa ministry, meron pong isang kilalang family dito po sa Tugigaraw, yung kanila pong daughter
ay nagkaroon po ng stage 4 cancer. At halos uuwi na sa Panginoon yung anak na ito. The family was so sad dahil napakahirap ang mawalan ng anak. Pero alam mo, nagpakot sila sa doctor, how much will it cost para po sa gamutan. At binigyan po sila ng quotation ng something like 20 or 30 million. Ewan ko kung bakit naman ganun kamahal. Eh kasi wala pa yatang malasakit center nung araw. Of course, iba po kasi level ng mga paggamutan eh. Baka po nagtatanong ko kayo, bakit ganun kamahal? Ha? Parang ganito lang yan. Kapag yung mahirap ang mga anak, alam niyo po ba kung magkano presyo ng panganganak nung mahirap? Isang inahing manok, bayad sa komadrona. Alam niyo po ba kung yung medyo nag-graduate sa kahirapan ang nanganak? Alam niyo kung magkano? 1,005 sa midwife. Yung medyo angat ng konti, sa birthing center, 7,000. Pero yung mga mamahalin na anak, yung mga hindi dinadapuan ng langaw, anak lang, 50,000. Alam niyo, yung babaeng may pasyente ang anak, bit-bit ang 20 million. Dinala sa altar ang kanyang anak kasama ang kanyang 20 million. At ang sabi po ng babae, pagalingin mo lang ang aking anak. Pagalingin mo lang ang aking anak, Panginoon. Lahat ng meron kami ay ibibigay ko sa iyong gawain. Immediately, the daughter got healed. And that family, sila ho ay blessing sa church hanggang sa mga panahon na ito. Witness po ako dyan. One anniversary celebration ng 611. Sila ho ay nagbigay ng 100 chairs para sa atin. Expression of faith. Marami pong mga tao gustong gumaling. Kalooban ng Diyos na pagalingin ka. Pero nakikita ba ng Panginoon ang pananampalataya mo? Your expression of your faith. Marami sa atin naghihirap, gusto nating yumaman, gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon. Pero anong faith meron ka para payamanin ka ng Panginoon? May expression ka ba ng faith na ipinakikita mo sa Panginoon para bigyan mo ng rason ng Panginoon para payamanin ka? Gulong-gulo yung isip mo. Gusto mo ng kapayapaan. Anong expression ng faith meron ka para bigyan ka ng kapayapaan ng kaisipan? Pag binigyan ka ng kapayapaan, gusto mo laging gulo. Kailan ka aayos? Marami pong mga tao gusto yumaman. They have the ability para po maranasan ng pagyaman. But the expression of faith ng tao, wala ho doon. Nakakalimutan mo ang para sa Panginoon, nakakalimutan mo ang dapat na para sa Panginoon. Pagdating sa kagalingan, marami po ako nakitang ganito. Lalo na ng pandemic, ang dami ko pong pinag-pray. Ang message sa akin, Pastor, pag gumaling ako, maglilingkod na ako sa Panginoon. Talaga? Yes, sige, ngayon pag-pray tayo, pray! Purihin ang Panginoon, nilagpasan po sila ng kamatayan. Ang masakit, pagkatapos mong pinagaling, naglingkod ka ba sa Diyos?
Balik ko nga pong tanong na to. Kung ikaw si Jesus, pag nagkasakit ulit yan, pagagalingin mo ba? Siyempre, sasabihin mo, buti na lang hindi ako si Jesus. Kaya ako, nung pinagaling ako ng Panginoon, meron akong gagawin. And I want to give my Jesus reason na hindi pa niya kunin ang buhay na ito. Sapagkat meron pa akong gustong gawin para sa Kanya. Can I hear amen? Now, do you want to receive your healing now? Are we all excited? Just close your eyes for this moment. Hallelujah. Receiving your healing involves faith. God's perfect will, it is God's perfect will for you to be healed. Ayaw ng Panginoon na magkasakit ka. Ayaw ng Panginoon na makita na wala kang magawa. Ayaw ng Panginoon na makita na meron pong tayong problemang dinadala dahil sa kalusugan natin or even problems in our hearts. Because it is God's perfect will na mabuhay po tayo ng may kalayaan upang tayo ay magpuri sa Panginoon. The man, Bartimaeus, so hopeless that every day, nandun po siya sa dabi ng daan, walang magawa but to ask help for people, from people. But after hearing that Jesus is passing, he shouted, "Lord, Son of David, have mercy on me." Sa Diyos tayo humingi ng habag at biyaya. And today I want to tell you, if you really want to receive that healing from the Lord, start to exercise your faith. Remember Jesus commended the faith of this man, Bartimaeus. Your faith has healed you. Your faith will going to heal you. Hindi po yung faith ng taong nagpe-pray, hindi yung faith ng church, hindi po yung faith ng kahit na sino. But your own faith will going to heal you. Maging kayong lahat na nanood online, I want to tell you, your faith will going to heal you even today. Oh God, you are the God that heals. You are the God that heals, oh God. You are our Jehovah Rapha. Close your eyes. I want to sing the song. Sing him. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. My healer. Oh, yes, you sent your word. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it again. You are the God. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word. You are the Lord, my
faith in your heart. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your words, you sent your word. God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the and very carefully. Lahat ng meron pong diagnosis ng doktor na meron pong kayong sakit sa iyong katawan, whatever kind of sickness and diseases, whatever abnormalities, maybe your blood pressure, or marahil tayo po ay na-diagnose na mataas ang ating sugar or cholesterol or any problem in the blood. Or maybe sickness in our internal organs, whatever kind of physical sickness na meron po tayo. Heart problem, kidney problem, problem in the pancreas. As we sing this song, I want you to stand and please come forward. And we will pray to God. Exercise your faith. Come to Jesus. Ask for His mercy. And today, I will pray for you. Hallelujah. Come on, everyone. Lahat ho ng may sakit nyo, meron pa lamang sakit sa physical, just come forward. One line, please. Yala raba kanda raba kanda raba la raya kanda raba baba bahaya. And healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes. You are the God. Okay, two lines, please. Exercise your faith now. Start receiving your miracle. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, 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 yes. Lift your hands. Lift your hands as high as you can. And as we sing this song, pray for that mercy. Lord, have mercy on me. Have mercy on me. Oh, Jesus. Oh, you sent your words, God. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that heals me. Come on. Start believing. You are the Lord, my healer. Yes, you sent your word. You are the Lord. Lord, I
receive it in Jesus' name. Oh, hallelujah. Lord, I pray. Release that healing now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your healings. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You set your words and you heal my disease.
You sent your words. You sent your words. And healed my disease. You are the Lord, my healer. Now listen, before we close, some of you here, your family members are sick. Or maybe of some of you watching online, your family members are sick and they are in need of miracle. God is not limited by this sensitive time. You can pray, claim for their healing. Now I want you to stand. Kung meron po tayong mga mahal sa buhay, marahil nasa abroad o nasa ibang lugar, just represent them. Hallelujah. Yun pong mga tumayo na nandyan sa mga upuan, I want you to please come forward. Bring your case to the Lord. By faith in the Spirit, I want you to bring that family member who are sick. Just come forward. Just come forward. Just come forward. Please come. Please come. Bring them here. Family members who are sick, God will surely honor your faith. God will surely honor your faith. Yes. Centurion came to Jesus one day. Ang sabi po nung lalaki, Lord, my servant is sick and he is in need of miracles. He is in need of healing. And Jesus said, let me come to your house. But the man says, Lord, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Just say the word and my servant will be healed. And God honored that faith. He is just a servant. But you know, brothers and sisters, today you're standing in behalf of your family member, of your brother, of your sister, of your mama and papa, your lolo and lola, how important they are. Ask God. Ask anything in His name, and He will give it to you. He is a merciful God. Kahit nasa abroad, o marahil na sa hospital, if you call to your God now, have mercy on me, Lord. God will listen. He can heal. He can do something. Oh, Jesus. Oh, Ramakanda, Rabababababa. Answered prayer.
honor the faith of this man. Grace, mercy, Lord, have mercy in the name of Jesus. Thank you.
Lord Jesus, thank you for what you have done today. Everyone, can we just stand and lift our hands as high as we can? Jesus declared to the blind Bartimaeus, "Go, your faith has healed you." Today we will all go home with gladness in our hearts, because we know God answers prayer. Kung si Bartimaeus tinanggap niya ang kanyang kagalingan, today you receive the same favor, the same grace, for God is a God who do not change. Go home and tell your loved ones, we have a healing God, a miracle working God. Now today I want to tell you, even your loved ones who are sick, they receive their healing. If you believe, they will surely receive it. Panginoon, sa araw po nito, maraming salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan, sa gagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, maging ang aming mga mahal sa buhay, dinalaw mo at pinagaling mo. Lord, kung anong tinanggap ni Bartimaeus na kagalingan, tinanggap namin sa araw po na ito. In the name of Jesus. And Lord God, right now, hallelujah, in the mighty name of Jesus, I just rebuke all the works of the enemy in the lives of God's people. Whatever sickness and diseases na meron sa aming mga katawan, we rebuke you. We cast you out in the name of Jesus. We declare that 2,000 years ago, sickness and diseases, you have been defeated in the name of Jesus. At Panginoon, sa araw po na ito, Lord God, by the power of the name of our Lord Jesus Christ, I completely declare complete healing, O God, for your people in the name of Jesus. And that victory in the cross ay tinanggap namin ngayon pa lamang. Panginoon, buksan mo ang langit at ipagkaloob mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. May you bless all the works of their hands, even, O God, their farms and even their livestock. Lord God, even their career, their businesses. Let your blessing, Lord God, overflow in your people. And Lord, sa araw po nito sa aming pag-uwi, samahan mo kami, ingatan. At Panginoon, patuloy kaming magpupuri sapagkat Diyos ka na dapat paglingkuran. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen! God bless you at magkita-kita po tayo next Sunday.